dahil anti-Marcos ang Supreme Court, eh, ako ay dinisbar. Sinuspendi pa ako ng 1 year, hindi dinisbar. Kahit na walang dahilan. Eh, ngayon, eto, si Big Inday Sara, nanuntok siya ng, sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is, he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya. And yet, the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya, eto ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Yes, I really regret. Eh, hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Napaka, yung statements ni Vice President Sara, napaka immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta nga lang siya nagsasalita ng ano, kagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung bibigyan ng PNF. Yung mga sinasabi niya, iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Kasana po, yan. Yeah. Kasana po ulit, sir. Kasana po, kasana po, sir. Kasana lang po. Yan, yan. Okay. Wait lang, meron pa. Ilang. Dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang inausap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Liz Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag ka may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan eh wala naman talagang dahilan para i-disbar, eh dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, eh ako ay dinisbar. Sinuspendi pa ako ng 1 year, hindi dinisbar kahit na walang dahilan. Eh ngayon, eto, si Big Inday Sara, nanuntok siya ng sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya. And yet, the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto nalang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila De Lima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno, na nagsubmit ng mga peke, mga forged documents sa Supreme Court, hindi siya sinusubmiti. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang Presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are not being thanked for my personal ally with the Duterte Court. Does the past time... No, I am not...
I, yes, I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when he was, but when his term ended, my support, of course, is to President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government, you have to support the president, you have to support the administration. Pero ano ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos, binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magkudita. Saan kayo nakakita na ganyang former president? Gusto niya balihin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunusunuran sa hindi, mga tarungan at mga paglabag sa batas. Ano na nalampan niya kayong senador? Kinampan niyo po kayo ng mga lumabag. Tinaas na yung kamay niyo. Even made a joke about your disbarment case. Does this mean that you're fighting on this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the defendants? Gano'n na nga. Kasi in the first place, hindi ko makasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na office of the Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng humihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon, bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan. Ano ba nangyari doon sa previous ng mga hindi mo? Ayan, naglabasa na yung Grace Villagos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmen Sita Nova, na halata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, million-million yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng sa kanakakita 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network at OBP na para bigyan niya mga ano, mga ispiya ng gobyerno? Wala naman silang network na gano'n. But the Vice President is behaving as well as the former President is pronouncing here again, supporting the government. Yes, I really regret. Hindi ko na makakalain na ganyan pala sila eh. Napaka, yung statements ni Vice President Sara, napaka immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta nga lang siya nagsasalita ng kagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung bibigay ng PNF. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Appointed into the cabinet. Okay. Alam mo na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice. I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko sabihin, hindi ako nakikinabang nung gusto ngayon at kagaya ng dati na sa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas lang, kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na doon, hindi ganon. Ito ay accepted appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him. I want to help the country. Sir, yung pag-umura, kasi yung pag-umura sa isa yan sa mga naging sinayon na nagplan, Court Suprema, parang disbar kayo. Oo. Ito po ba nakikita niyo rin na sa bago na bilan niya? Dapat lang. Kasi yung pag-umura ko ngayon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila mag-drama, nangyari, nag-file sila ng case against me, dismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya, si Atty. Larry Galunic
nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIBG anti-crime division may certification muna na ako talaga nag-file yun, na nag-tablo ko. And despite that, isinubmit yun sa Supreme Court, I provided them with a copy, hindi nila binasa, they did not even bother to read. Eh kasi na anti-Marcos yung Supreme Court eh. Si Vicky Sara, pinagduumura niya, hindi lang isang tao, ha? At ang minura niya, Presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatay niya. Na meron siya inutusan na tao, napapatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos, at si House Speaker Martin Valdez. So, yan ay more than enough para magkumilos ang Supreme Court. Eh, voto propio yung ginawa nila sa akin. I-voto propio din nila ngayon si Sarah. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe nito kay Sarah? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon eh, dahil mag-election na, mag-Christmas Day. At pagdating ng January, ilang sessions na, mag-re-recess na, ang Congress mag-adjourn na. Dahil na election period na eh, election season. Pero sigurado, sa next Congress, sigurado siya ay i-impeach. Sigurado. Okay, last question po regarding to this disbarment. Sir, aside from disbarment, may ibang pa kayong... Sir, camera po. Ang nababasa naman natin sa pangbalita na ang NBI ay isusuki na siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang investigahan itong assassination plot na ginoo ni Inday Sara. Pagpapail ako ng impeachment sa lahat ng justice eh. Dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices.